Sa atin pong sumbong at action idol, makakausap niyo po si Diogenes Bantillo. Ito po isang konduktor at nirereklamo niya yung pangbubugbog sa kanya ng isang pulis. Dahil idol, siya daw po ay pinagbintangan na nagnakaw ng pera. Kausap po na kanina si Mr. Bantillo sa Idol in Action. Now, kakausapin ko na lang po yung mga dapat kausapin para kunin ang kanilang panic. Kanina kasi wala kami makausap at syempre binibintang nila ulit. Baka daw yung friendly ghost. Tawag natin Casper. Baka si Casper Friendly Ghost ang nagharang daw sa mga linya. Sige. At least meron na siyang pwede ba magbintangan, no? Pwede, no? Lusot Idol. Oh, from now on, sir, palagay ko yung kaibigan natin. Nagluloko na naman. Hindi natin sir pasayawin dahil si Friendly Lusot Ghost. Lusot Idol, eh. Oo nga naman, ba't ko kalabanin si Friendly Ghost? Baka may ako iku-ghost. Mr. Bantillo, so saan nakakuha ng impormasyon itong si Major Joseph Austria na kayo po ay nagnako ng pera? Saan siya kumuha ng ganong klaseng impormasyon na maibintang sa inyo? Yan lang po sir, hindi ko po alam sir. Kasi may inspector po talaga umakit po sa amin araw na yun sir. Taga-pamana po yun sir, hindi po namin inspector. Hindi niyo po inspector yon? Hindi po, sa pamana po. Sa pamana? Sa bus company po. Opo. Okay, sir, patas ako rito tulad siya sabi kanina pa ulit-ulit. Now, baka naman kinuha nila yung pamana, hindi yung inspector, para kayo po'y mabulaga. Kasi kung kukuha ng inspektor ninyo, then alam nyo na kung anong gagawin. Sorry sir, hindi ko sinasabi nagnanaw. Hindi po sir, hinintuan po talaga. Alam nyo na inspektor ng pamana yon. Opo, hinintuan po ng driver ko po at pinakit po namin at binigay ko po yung rota. Bakit po mag-inspect siya samantalang hindi nyo naman siya inspektor? Ano rapon dahilan? Nangyayari ho ba yun? Natural ba yun na ibang inspektor sasampa sa ibang boss na hindi nila kumpanya? Kasi po yung mga inspektor namin na po, simula po nung nag-lockdown, wala na po, hindi na po naka-duty po. Ah, so ibang inspektor na yung pamana ang nagsa-sideline para sa inyo? Opo. Okay, sige. So, usapin natin si Rowena Tiolongco, may-ari ng Nicolas Albert Transport. Magandang hapon po, Ma'am Rowena. Sir, magandang hapon po. Ma'am Rowena, si Mr. Bantillo, yung inyo pong konduktor, nasa kabilang linya, ang kanya pong sumbong, siya raw po ay binugbog ni Major, yung inyo pong live-in partner, at pinagbibintang nagnakaw, pininit daw siyang pumirma sa isang piraso papel na dinikta ni Major at palabasin doon na inaamin nilang sila ay magnanakaw. Totoo ba yun, ma'am? Sir, hindi ko po kilala yung Major na sinasabi niya. Tapos po, sir, wala pong pananakit na naganap o nangyari nung araw na yon. Kasi kung totoosin, sir, kung talagang may pananakit po na nangyari doon, eh, siguro, sir, hindi na siya siguro makakalabas, makakatayo, kaya maano siya, di ba, sir? Opo. Hindi mo kilala si Major. Kung hindi niyo po kilala si Major, bakit po siya napunta sa garahe ninyo? Hindi po siya nagpupunta sa garahe kasi nga po hindi ko po siya kilala. Kaya nga, so pumunta siya ng garahe, pero hindi siya kilala. Si Bantillo po ang nagpunta sa garahe kasi nga po nahuli siya na inspector. Hindi, ma'am, ang tanong ko lang, paano napunta si Major sa garahe? Hindi naman pupunta yan doon kung walang nagpapunta sa kanya, di po ba? Wala naman po nagpuntang Major doon, sir. Oh, Major Joseph Austria po, identified niya. Wala po, sir. Wala po nagpupuntang Major po doon. Wala nagpuntang Major, sir. Opo, hindi ko po alam po ano po yung sinasabi ni Bantillo. Hello po, Ma'am Wing. Marami po magpapatunay dyan, ma'am. Mga katrabaho, mga pupunta dyan po si Major. Alam mo, Bantillo, meron pang... Nung gabi po, ma'am. Ma'am, nung gabi po, ma'am, may nakakita po sa ginawa po sa ni Major, ma'am. Natatakot lang po dahil pamilyado po sila. Pwede na ako magsalita, Marami Bantillo. Marami po magpapatunay, ma'am. Okay, go ahead po, ma'am. Ito, ma'am. Bantillo, ganito, ano... Alam mo, yung pagsisinungaling mo, baka mapapahama ka sa ginagawa mo talaga na yan. Kasi unang-una, na-review ko, na pakinggan ko yung sinabi mo kay Sir Rapi kanina, at inakusahan mo pa ako na live-in partner ko yan. Hindi mo alam yung ginagawa mo. Pwede kitang kasuhan dyan, babae. Ako, ginagalito mo ako. Lahat ng pagtulong ginawa ko sa'yo, sinabaligtad mo ako ngayon. Alam mo, Bantillo, lahat ng pagtulong ginawa ko sa'yo, yung pagnanakaw mo, kayang patunayan niya ng inspector na nakahuli sa'yo. Sa katunayan nga, Sir Rapi, gumawa pa po yan ng sulat na pag-amin niya eh. Inamin po niya na kaya niya lang pag-amin ko. Inamin po niya na hindi niya tinikita yung 28 passengers. 28 passengers? Po, opo. Hindi po, niya tinikita? Kaya daw, hindi po niya tinikita talaga, pero kinuha niya po lahat ang pera. Okay. Nadinigin na naman niya po. Lang, paano niyo po nalaman na 28 passengers ay hindi natikitan, ma'am? Yung pong sulat niya, tsaka po yung report ng inspector po namin. Ah, may inspector. Ano ginawa ng inspector? Kinausap po bawat pasahero? Opo, sinabi niya, bakit hindi mo tinikitan? So sabi ng pasahero, binigyan na hong hukis. Siningil lang niya ho kami, hindi niya ho kami binigyan ng ticket. Okay. Meron ho bang mga na-interview yung inyong inspector? May mga pangalan na pwede natin balikan later on? Makikipag-coordinate po ako sa inspector ko. Ma'am, importante ma'am, kasi bago kayo magkakusa, kailangan po meron matibay na ebidensya at ipipresenta niyo po pag nagkurtehan na yung pong mga sinasabing pasahero at
kailangan mamumukha niya na yes, pasahero ko yan. At sasabihin ng pasahero, ako si Juan de la Cruz, nakatira sa 123 Acacia Street, magbibigay sila ng kanilang salaysay para mabakapan po yung pagbibintang nyo na ito'y magnanakaw at hindi nagpupusit ng pera at hindi nag-iintriga ng tama dahil hindi tinitikita yung mga nagbabayad ng pasahero. Now, ma'am, ano pa ang gusto nyo idagdag? Yun lang po, sir. Kasi mali-mali ho yung ginawa niya sa akin. Alam mo, sir, kung meron siya naging problema sa amin, dapat po, kung ano, sampahan niya kami ng kaso, sasagutin po namin lahat yan. Apo. Now, ma'am, ako naman ako, magtanong, okay. Ano, ma'am? Meron po siyang medical certificate na siya po'y nabugbog. Opo. Okay. Now, si Major po, Joseph Ostoya, sabi niyo hindi niyo kilala si Major Ostoya, pero opo, si Major Ostoya po ang nagbigay ng numero ninyo sa amin. Ay, hindi po, nag-text po ako ngayon po dyan kanina kasi po pinahanap ko po yung hotline. Kasi ma'am, sabi niyo kasi hindi niyo kilala si Major. Kung hindi niyo kilala si Major, bakit meron siyang numero ninyo at siya po nagbigay sa amin sa inyo? Sabi niya, kausapin na lang daw namin kayo dahil siya ayaw niya magsalita. Hindi ko po alam yun, sir, pero ako po, ang nakuha ko po yung number ninyo, do ano lang po sa hotline lang po. Tsaka nag-text po ako, diyan na ako po si, at pakilala po ako po si Rowena Nicolas Albert Francis. Ma'am, libo-libo po nag-text sa amin. Kung kayo po yung nag-text sa amin kanina, mababasa po namin yan bukas pa kung swertehin kayo. Opa. Dahil libo po ang nag-text sa amin every day. Kaya namin kayo agad-agad na contact today sapagkat si Major po, Ostoya, may numero kami sa kanya. Siya po ang nagbigay sa amin ng numero niya. Sabi niya, tawagan daw namin kayo. Okay? Pasensya na po, sir, pero hindi ko po alam kung paano niya rin ako. Hindi mo alam. Po. Ma'am, may CCTV ba, ma'am, dyan sa inyong lugar? Sa garahe? Wala po, sir. Wala po, sir. Okay. Major Joseph Ostoya, magandang hapon po, Major. Yes, sir. Yes, sir. Magandang hapon, sir. Okay. Major, bakit niyo po sinaktan o kinumpranta ito si Mr. Bantillo? Ay, sir, wala ho kong pananakit na ginawa dyan, sir. Ano lang po ginawa niyo sa kanya? Sir, wala ho kong personalidad dyan, sir. Hindi rin man ho ako nagpakita sa kanya, sir. Wala ho kong pinuntahan dyan. Hindi ko kakilala yan, sir. Hindi. Bakit ho kayo napunta doon sa garahe? Sir, wala akong connection doon, sir. Hindi rin ako nagpakita sa kanya. Wala akong kayong connection doon. Bakit kayo nandoon sa garahe? Ay, sir, hindi ako nagpunta ng garahe, sir. Andito ako sa duty ko, sir. Bakit ho kayo nakilala? Sandali po. Mr. Bantillo, paano mo nasabi na siya si Major Joseph Ostoya? Siya po, lagi po na pupunta yun, sir. Marami po makapagpatunay siya, pupunta po siya, sir. Sa mga trabaho ko, sir, marami po. Bakit nyo siya nakilala na siya si Major Ostoya? Ito talaga po yan, sir. Okay, ganito, sir. Paki-describe si Major Ostoya sa amin. Anong itsura niya? Ano yung mga palatandaan na talagang masasabing siya ngayon? Ano halimbawa? Ano itsura niya? Matangkad po yan, sir. Matangkad. Matangkad? Matangkad po. Tapos ano pa? Ano pa yung mga special features sa kanyang katauhan? May sasakyan po parati yung nadala po. Kulay itim. Okay. Tapos? Saka naka-uniform po parati pag pupunta po sa garahe. Naka-uniform? Ah, kaya mo doon nabasin okay. Kanyang pangalan. Ano pa yung sa mukha niya? Ano ba yan? May peklat ba siya? May tato? Ano ba? Matangos ilong? Pango? Malaki mata? Sinlaki ng plato? Singkit? Mga ganon? Matangos pa ilong yan, sir. Tsaka may medyo may pagka-singkit yung mata. Matangos ang ilong, medyo singkit. Okay. Major, pango ka ba? Yes, matangos ilong mo? Sir, may pagka-pango lang ho, sir. Hindi naman siguradong matangos. Katamtaman lang, sir. Katamtaman lang. Okay. Sinlaki ng plato yung mata mo o singkit? Sir, normal lang din ang mata ko, sir. Hindi naman ako Chinese, sir. Okay. Sir, si Major ba maitim maputi? Ah, Mr. Bantillo. Medyo kayong manggi lang po, sir. Okay, Major. Kayong manggi ka ba maputi? Siyempre, sabi mo maputi. Sige na, bilisan. Sir, lang ako, sir. Yung pear brown lang, sir. Pear brown. So, pag pear brown ka, kayong manggi yon. Okay, dalawa lang yun naman yan. It's either kayong manggi ka, brown, or ikaw ay maputi. Now, yung kotse mong itim, anong brand yon? Malalaman din po namin, sir. Toyota Hilux, sir. Toyota Hilux, yung inyong itim na kotse. Yes, anong model po yun? Sa 2017 yun, sir. 2017, Toyota Hilux, itim. Okay. So, tumutugma na meron ka nga talagang itim na sasakyan. Now, Major, kayo po ay operations sa EPD. Yes, sir. Pumunta kayo doon, sir, ma-identify kayo dahil marami po magtitistigo daw. Sa ngayon, sir, okay naman, sir, yung mga gusto magtistigo, sir, hindi mo na magsasalita. Pero oras na makuha po namin yung kanilang mga statement, sinisiguro ko po sa inyo, sir, kayo po'y masisibak sa inyong pwesto at kayo po'y maitatapon sa pinakamalayong lugar sa Pilipinas, wala nang lalayo pa. Pinakamababa sa siguro, tawi-tawi. I promise you that. I'm not kidding. Yes, sir. Now, sir, tinutukan niyo lang siya ng baril para ipasulat sa kanya doon yung kanyang mga ninakaw. Negative, sir. Sir, mas maganda siguro, sir, kasi ako patas dito, sir, kung magsabi ka, nagawa ko nga yan kasi magnanakaw talaga yan. Then,
pag nalaman ko talaga na magnanakaw itong tao, why would I help? There were so many instances dito nung malaman ko na magnanakaw, nabaliktad pa at hindi ko na tinulungan. Totoo yan, sir. Kasi nga sasabihin ko, eh, sisiga-siga ka, tapos ngayon nagkaroon ka ng katapat, tatakbo ka sa akin, or nanakaw-nakaw ka, galit ka sa magnanakaw. Eh, hindi ako tutulong, i-refer na lang kita sa PAW. Mga ganun ba, sir? Kahit na may kasalanan yung police o si chairman, hindi na ako may kialam kasi nga, may kasalanan eh. Tulad nito, kapag sinabi mo magnanakaw yan at meron akong mga ebidensya, why would I help? Di ba, sir? Yes, sir. Ang tanong ko nga lang, sir, yung bang inspector, sir, na nagsumbong, tama ho ba, sir, tagapamana yon? Sir, hindi ko siya ma-recognize, sir, kasi sir, wala nga ako doon ng oras na yun, sir. Hindi nga, sir, ang tanong ko lang, sir, yung conductor ba yung, sir, na yung inspector? Kasi siyempre, sir, ayun po yung ebidensya na talagang nagnakaw mga ito. So, yung bang tagapamana na inspector, sir, yung ba'y talagang sigurado siya na merong hindi mga nagbayad ng pasahero? Sure na sure ba siya doon sa kanyang sumbong? Sir, yun ang hindi ko kasi, sir, dahil wala naman ako ng oras yun, sir. Yun na lang kaklaruin siguro natin, sir. Kasi ano kung meron man, sir, may record naman kung talagang nagnakaw siya, sir. Ayun, wala naman ako doon ng panahon na yun, sir, ng oras na yun, sir. Apo. Kaya hindi ko rin alam kung ano talagang kompletong detalye, no? Apo. So, medyo, bakit meron kayong numero ni, ano, madam? Sir, dati ako na-assign ng DGC Global City. So, eventually, sir, may number ako nakapaskill dun pa, ano, sir, pa directory ko, sir. Okay, so kaya kayo may number ni Rowena? Hindi siya, sir. Siya may number sa akin, sir. Nabalitaan ko lang yun. Tapos nakuha niya yung number ko, dati na nakasave sa kanya, sir. Nag-inform siya na nare-reklamo nga daw ako, allegedly, sir, dun sa ginawa ng ganyang kaso ng tao. Ah, sir. Sino po nag-inform? Si Rowena? Hindi, sir. Oo, sir. Nasabihan din ako, sir, na ano, kasi tumatawag ng sekretary mo, sir, si Miss Beth. Okay. At so Miss sabi Bella, ka na ni Rowena, hindi ka raw niya kilala, pero bakit ngayon nag-report siya sa'yo? Oh. Hindi, sir. Kasi yung dati yung number ko, sir, nakapaskill doon, which is sa dami ko na natulungan, sir. Sir, yes, sir. Sa pero ang sabi nga ni Ma'am Rowena, hindi ka raw niya kilala. Tapos ngayon, ititext ka niya para informa na inireklamo ka. So, hindi po tumutugma, sir. Nakakalito. Oh. Siguro, sir, baka yung sinasabi niyang hindi niya ako kilala, yung personally hindi kilala, sir. So, sa dami ng number kasi, sir, na nakasave siguro sa kanya. So, hindi mo siya, hindi niya ka niya kilala, yes, pero kilala mo siya. Sir, kasi hindi rin, sir, dahil yung number ko, sir, lagi nakapaskill yun sa directory namin, sir. So, nakikita niya yung number ko doon, sir. Okay, sandali po. Ano? Tawagin siya, Tony Garrett, para magkalaman na tayo kung ito'y dalhin natin sa korte, kung anong batas, and then tatawag tayo sa PNP. Mr. Bantillo, meron kayo medical certificate? Meron po. Okay. Kasi ang sinasabi rin po ni Ma'am Rowena kanina, kung nakamonitor kayo, sabi niya, hindi daw ito nabugbog ninyo. Kasi kung nabugbog to, hindi lang itong ang sinapit. Sabi niya, kapag nabugbog daw siya, itong si Mr. Bantillo, ninyo, hindi lang ganitong sinapit niya. So in a way, para bang imposible mabugbog yan ni Major, parang may pahiwatig na kilala kayo. Ma'am Rowena. Hello, sir. Okay. Ang sinasabi po ni Major, sir, kayo rin po nag-informa sa kanya na inireklamo. Akala ko ba hindi kayo magkakilala? Bakit niya kayo, ba't niyo siya inimpormahan? Hindi po, pinatawagan ko lang po siya sa secretary ko na siya ba yung major na binabanggit? Hindi ko alam. Ewan ko po. Ewan ko. Yun po, hindi po. Yun po yung pang sinabi ko doon sa secretary ko na paki-ano nyo, ako matatandaan nyo, mahanapin nyo yung number. Siya ba yung major na binabanggit yan sa program ni therapy? Okay. Ko, parang ano ko lang kung gano'n. Kaya, parang siyempre... Ah, parang ano, kutob nyo lang. Parang kutob nyo. Opo, na-media po kami. So, kailangan ko pong iayos. So, kailangan ko pong i-trace kung sino-sino yung mga binabanggit ni Bantillo. At saka isa po, sir, ang naka-duty lang po doon nung araw na yun, yung aking duty supervisor at saka yung kahera po namin. So, wala po talagang mangyayaring gultihan doon na sinasabi niya. Napaka-imposible po talaga. So, wala po nangyaring pambubugbog? Paano wala po yung medical certificate na? Eh, hindi ko, baka naman po nakipag-inom mo siya sa labas na lasing, nag-abog-abog. Hindi ko lang din po alam. Baka nakipag-inom na lasing at nakipag-bugbogan sa ibang. Tapos sa amin niya ibibintang. Mali naman yun, sir. Mali nga naman talaga yun. Alam naman niya, sir, na mag-iisa ako niya sa transportasyon ko. Babae, ako, ginaganyan niya ako, sir. Sir, ako talagang masama ang loob ko sa kanya. Sinabi pa niya sa akin, sinisira niya reputasyon ko. Isa akong negosyante, sir, na maayos. Sinisira niya reputasyon ko, meron akong karelasyon. Pag may kausap na ba na ibang tao, kahit ba siya, sir, pwede ko na siyang maging karelasyon. Mali naman po yun. Opo. Paniniram po rin naman yung sinagawa niya. Sige po, ma'am, para naman, ma'am, maging fair talaga tayo rito, fair and square. Mr. Bantillo, nasabi mo nga kanina, dahil tinanong ko, bakit si Medyo nandoon sa garahe? Sabi mo, kasi kalibin partner no may-ari. Mapapatunay mo ba yan? Ang ebidensya meron ka? Ba't mo nasabi na live-in partner? Maraming magpapatunay po.
Ano po? Marami po magpapatunay po. Lagi niya pong kasama yan po sa garahe. Marami mong magpapatunay? Trabaho ko po, alam po yan. Ano po? Opo. Mga katrabaho ko po, alam po yung sila po yung nagsasama talaga. Kaya nga po, bakit nasasabi po ninyo, mga kasama ninyo, na sila'y magkarelasyon? Anong meron? Anong nakita ng mga kasamahan mo? Sa pitong taong ko, sir, siya lagi po kasama ni Major. Saan niyo po nakita? Kasama saan po? Punta po sa garahe. Kahit nung gauting po kami. Gauting po kami. Pagdating kayo, ano po nangyari? Nandun si Major? Nandun po. Nag-outing po. Pag nag-outing po kami, nandun lagi po si Major. Lagi active. Pag outing kayo, active si Major? Opo. Anong ginagawa niya sa outing? Opo, nag-assist nila ng tao po. Ah, magbanggit ka ng isang outing ninyo. Saan kayo pumunta? Sa ano po? Sa Nasugbo po. Nasugbo. Kumama si Major. Anong suit ni Major noon? Opo. Matatandaan mo anong damit ni Major? Nakaano po kami noon, sir? Naka-summer saya po kami. Naka-t-shirt din po. Si Major naka? T-shirt din po ng uniform ng summer saya po namin. Summer saya? Na pinamimigay rin po nila. Okay. Opo. Major! Yes, sir? Okay, pumunta ka sa Nasugbo. Ay, negative pa, sir. Dito ko kasi sa NCRTO, sir. Negative pa? Yes, sir. Parating pa lang. Sir, baka pwede yung makiusap, sir, no? Kung may complaint siya, sir, pwede bang makisuyo sana, sir, yung proper niya na lang, sir, para kung ano, doon ko na lang, sir, sasagutin sana, sir. Opo. Kaya nga, Major, kasi, Major, I'm also helping you here kasi nagbabiral po yes, ito. Sir. And then we want to know yes, the sir. Truth and I'm trying to extract yes, the sir. Truth. Now, sandali po, Major, yes, Attorney Gary Tungol, magandang yes. hapon. Yes, sir, magandang hapon. Okay, so far, he said, she said ito. And the only matibay na document na hawak nito ang ating complainant is a medical certificate. Although sabi niya, meron daw mga magpapatunay na that will put Major in the garage at that given time na kung saan siya nasaknan. Ano ang maging takeaway dito mo kapag ito ikinaso? Anong well, laban na ating complainant? Yes, sir. First, i-remind sarili natin na kapag criminal case po, no, proof beyond reasonable doubt ang kailangan natin, Sir Rafi. O ang ibig sabihin po, kailangan natin ng overwhelming amount of evidence para mapatunayan itong pambubugbog na nangyari. So nakikita ko po sa salaysay na ating complainant, medyo kulang po ata tayo ng eyewitness accounts, Sir Rafi, para mapatunayan na si Major. Yes, sir. Kailangan natin, kung may video po sana na positively identifying si Major na naandun, then mas maganda po, Sir Rafi. Pag may mga eyewitnesses na mga kasama niya na magsasabing, yes, si Major palaging nandyan sa garahe namin, kasi dinidinay nilang pareho na they don't know each other. Yes, sir. Paano kung may mga witnesses nagsabi, yes, magkarelasyon or si Medyo nandun palagi sa garahe at magkakilala yung dalawa, would that help? Yes, sir, it would help as a means of positively identifying si Major, but it would cast doubt kapag hindi sila close mismo ni Major to make a definite presumption na yes, siya nga yun, Sir Rafi. Pero so, the fact na nagsinungaling itong pareho sila na they don't know each other, for what reason? Why would they lie? Yes, sir, actually, good point. Ngayon na na-raise nyo na may fact pala ng pagsisinungaling prior to this, may sinasabi nga po tayo sa korte na falsus in unus, falsus in omnibus. Which means, kapag nagsinungaling ka sa isa, there's a large possibility, Sir Rafi, na nagsisinungaling ka sa marami pang bagay. Ayun. So, a reputation sila for lying, then maybe the eyewitness account, Sir Rafi, that is good enough. Combined with yung attitude na ng ating respondent na medyo paano-ano ang kanyang sagot, sir. Pabali-bali. Okay. Alright. Yes. Sige, salamat, Attorney Garrett. Okay, ito po, Mr. Bantillo, sa ngayon, sabi nga ni Attorney Garrett, medyo tagilid ka sa gusto mo isa sa pangkaso, criminal case. Kailangan, sir, may makumbinsi ka ng mga kasamahan mo na magsasabing yes, magkakilala yung dalawa at kasama sa outing, etc., etc. Pag nagawa mo yon, malaking laban mo. For the meantime, if I were you, just shut up muna. Opo, pero marami po talaga magsasalita talaga po yun, sir. Ando na po ako, sir, pero kailangan, sir, matibay na ebidensya. Yun po sinasabi ng batas. Si Attorney Garrett na po yung nagsalita. Natatakot lang po yung mga witness ko, sir? Then, sir. Kasi nga po, police nga po. Yun nga po, sir. Unfortunately, maging kami, sir, tali ang kamay namin. Di ba, sir? Kasi patas din po kami dito, sir. Opo. Ayaw naman namin na susugod kami sa isang sitwasyon na hindi kami sigurado. Gusto namin pag sumugod kami, sigurado. Kapag sigurado ko na, sir, 101% babakapan ka namin. In this case, sa ngayon, sir, kulang pa. Major? Yes, sir. Okay, Major, sa ngayon magkakalap muna ng ebidensya itong aming witness. And, yes, sir. Pero so far, para sa akin lang to, this is my own opinion. Para sa akin, yes, Major, merong kunting katotohanan itong sinasabi itong si sir. Dahil sa dinamidaming kulay ng kotse, pwede naman sabihin gray, pwede sabihin white, pwede sabihin brown, black pa talaga na pili niya na tumutugma doon sa sinabi mo na black ang car mo. Although, pwedeng chamba. Yes, sir. Pwede, sir. Doon sa description, Major, matangkad kayo, maliit. Anong height niyo po, Major? 5'6 ako, sir.
5'6". Okay, matangkad na nga yan. Matangkad na yes, po sir. Yan, ang 5'6". Kasi yes, po sir. Sa regular ng mga Pilipino, 5'4", 5'5". So 5'6", pag naka-heels ka pa, 5'7". Halos magkapareho lang tayo, Major. Para sa iba, matangkad na ako. So matangkad. Kayo manggi ka, Major. Yes, sir. Okay, yes, sir. Kayo manggi si Major. So, brown, sir, brown. Yes, okay. Sir. Tapos yung ilong ni Major, hindi matangos. Hindi naman, sir. Normal lang, sir. Kasi Pilipino, sir. Standard lang na ilong, sir. So, Major, pwede bang magpadala ka sa amin? Ito, Major, para i-clear ka, makakatulong sa ito, Major. Pwede bang magpadala ka sa amin ng picture mo na naka-side view ka para malaman namin kung matangos o hindi ang ilong mo? At the same time, pinaplatter ka na nga niya, matangos ilong. And then, para makita din namin kung singkit ka ba o hindi. Kasi sabi ni sir, singkit ka raw. Sir, medyo tanong ko na lang sa legal officer namin, sir, kung pwedeng mag-process yung ganyan, sir. Kasi kung papakiusap ko sana, sir, kung meron naman complaint against sa akin, just willing naman ako marap, sir. Very good. Proper, okay, Major. Proper good. Court lang sana, sir. Yes, I'll sir. Take the challenge, Major. Ito pong gagawin ko. Ako po ay pupunta yes, sa kataas-taasan sa PNP, dyan sa inyong lugar, sa EPD. And then, yes, to positively identify you. Sasama yes, kami, magsasama itong complaint namin ng reporter para yes, makita ka kung talaga matangos bang ilong mo o kung singkit ka yes, ba. So far, umamin ka na kayo manggi ka at 5'6", doon na lang po sa matangos ang ilong at saka singkit. Yes, sir. So, kanina sabi mo, tatanong ka pa sa legal. Of course, karapatan mo yan. However, sir, you don't have to dahil po kayo po ay iharap for identification sa kamkrami. Attorney Garrett. Yes, sir, Rafi. Okay, paano kung halimbawa positively identified through features nitong ating complainant, si Major. Halimbawa, sinabi ni Major, sinabi niya itim yung kotse, check. Sinabi niya kayo manggi, check. Tapos sinabi niya halimbawa na matangos ang ilong. Ngayon, malalaman pa natin kapag nagka-face to face sila, pero ayaw kasi ni Major magpadala sa atin ng picture. Halimbawa, nag-check out lahat ng mga sinabi niyang pictures ni Major, tumutugma. Ang sinasabi ni Major, hindi niya kilala itong tao, hindi siya pupunta doon sa garahe. And then paano ko yung description nitong tao tumutugma sa pagkatao ni Major, sa forma ni Major? Would that help sa court? It would absolutely help, sir. Tandaan natin dito na excuse ni Major is alibi, which is recognized about natin as the weakest kind of defense, sir, Rafi, dahil alibi, wala ka namang sasabihin kung hindi, hindi ako yun or wala ako dun. Talong-talo yan ng kinatawag nating positive identification, sir, Rafi. Positive identification? Which magagawa kapag, sir, yun yan. Okay. Kaya yan. And maganda yan kapag may positive identification. Okay, so medyo nakakalamang na dyan si Mr. Bantillo. Salamat at nangyari ito ulit. Oh, ang galing talaga ng son-in-law ko eh. Kaya nga naging son-in-law ko kayo kasi magaling eh. Oh, pogi na. Magaling pa. Matalino pa. Matalino pa. Smart. Very smart. Okay. Sir Bantillo, isa na lang po para makauna natin. Yung mga kasamahan mo kung pwede mo natin makuha ang witness. And then, sir, kami po ang gagawa ng paraan na para i-face-to-face po kayo sa kamkarami na, hindi siya makatanggi, sa tanggapan po ni Janel Cascolan, doon po sa tanggapan ni Janel Cascolan, magkaalaman. Okay? Hindi siya makatanggi doon. Pag tumanggi siya, then alam na this. At alam na ni Janel Cascolan kung anong gagawin. Okay? At by the way, update lamang po, yung pong dito nagreklamo yung si police na matulis na girlfriend niya, police din, meron na pong papeles na ma-assign na po yung babae sa malayong lugar sa May Quezon. And then itong sa lalaki sa Region 5 at relieved na po. Sa Friday po, panoorin niyo po yung karugtong noon at may papeles na po na transfer sila. Okay? Again, ako po ay nagpapasalamat kay General Camilo Cascolan. First time po para sa akin na nagkaroon ng ganitong klaseng chief PNP na talagang no-nonsense guy. Pag alam niya may mali yung tao niya, boom, action agad siya. General Cascolan, sumasaludo po ako sa inyo. Okay? Sige po, salamat po Major Sir, Major Austria. Yes sir. God bless. Ingat po kayo, Major. God bless po. Madam Rowena, maraming salamat po, Madam Rowena. Maraming salamat din po, Sir Papi. Ingat po kayo, Madam Rowena. God bless po. Thank you po. Siyempre, mga kapatid, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa YouTube channel ni Idol Rafi, meron na po itong 14.9 million subscribers. And pag nag-subscribe po kayo, make sure po na pipindutin niyo po yung bell button and pindutin niyo po dun yung all para lagi po kayong updated at lagi po kayong nanonotify sa mga bagong videos ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapatid.